Hello everyone, my name is Juliet Francisco and welcome to my YouTube channel. When you want to get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down. For today's video, i-haul ko sa inyo yung mga gamit sa school nung aking anak na si Nicole. Actually, 1 week na silang pumapasok sa school. And then, naisip ko lang na i-share sa inyo yung mga nabili naming gamit for her. Kasi, alam nyo yun, proud ako. Kasi, before, yung mga gamit ko is, kung alam nyo yun, like, yung mga notebook ko, yung cover is yung artista, and then yung mga cartoon character. So, kasi syempre, hindi ko pa alam yung ano yung mura, ano yung mahal, ano yung maganda. So, ayun, proud lang ako kasi nabili nung anak ko yung mga gusto niya talagang gamit sa school. Kasi syempre, motivation din yun ng bata para magsikap siya mag-aral, para sipagin siyang mag-aral kung maganda yung mga gamit niya, kung maayos, at especially kung gusto niya talaga yung mga ginagamit niya. So, dagdag factor din yun guys para sipagin mag-aral yung mga anak natin. So, syempre kami as parent, pinipilit naming ibigay yung mga gusto niya talaga na gamit. So, ayan. I-haul ko sa inyo guys yung mga nabili naming gamit. And then, eto, bumili kami ng eto, Vico notebook. Ayan. 11 pieces siya. And then, 120 pesos yung isa neto guys. So, nasa 1,000 plus yung bili namin sa kanya. So, ayan. 11 notebook. So, pare-pareho lang na color white yung binili namin para alam nyo na hindi masakit sa mata na iba-iba yung kulay. Ayan. Actually guys, tatlong national bookstore na yung napuntahan namin. As in, wala na kasing gamit or wala ng notebook. Siguro na panic buying guys. And syempre, ngayon lang ulit nagkaroon ng face-to-face. So, ayan, nagkakaubos na ng mga notebooks. Ayan, nanggaling kami ng SM Mega Mall. So, wala na ding mga notebook. So, galing kami dyan sa may Pasig Simbahan na National Bookstore. And then, dito sa Mercedes. So, nakabili kami sa may Pasig Simbahan. Ah, tama ba? Pasig Simbahan na National Bookstore. So, no choice na rin kami. Kaya, ito na lang din yung binili namin. Kasi, ito na lang din yung available na notebooks. So, 120 pesos yung isa. Actually, nanghihinayang ako, pero dahil gusto nga nung anak ko ng ganitong notebook. Vico. Vico yung brand niya, guys. Elementary, ito yung mga notebook niya. Vico din yung notebook niya. So, maganda naman siya, matibay. So, naglalas talaga siya. So, ayan, 11 notebooks. And then, eto, binili namin to sa Mega Mall, guys, yung bag na to. Ang tatak niya is Kosei. Hindi ako sure, or basta hindi ko sure kung anong dapat na or anong tamang pronunciation sa kanya. So ayan, nabili namin siya is 1.5. Ang gusto niya sana is yung mas maliit na 1,200. Sabi ko baka hindi magkasya yung mga gamit niya. So ayan na lang din yung pinapano ko sa kanya kasi medyo malaki siya. And then, parang anelo style siya, guys. Ayan. Nagtanong din kami kung magkano yung anelo. Sobrang, alam nyo, pricey siya. So, ito na lang din yung ano niya. So, nagustuhan naman ni Nicole. So, ayan. 1,500, guys. So, yung quality, matibay. So, maglalas din talaga siya. So, hindi rin naman sayang yung perang pinambili namin, 1,500. So, ayan. Pinabaunan ko lang siya ng alcohol. Ayan. Itong alcohol na to, galing pa tong sa isang company ng work ko, giveaway to. Kasi nag-party-party sila, nag-celebrate sila kasi naka ilang million yung
sales nila, nakabenta sila ng anong tawag doon, basta mga condo unit ganyan, kasi ganun yung mga binebenta nila doon sa isang company namin, na actually hindi namin company, yung isang boss kasi namin, yun yung work niya. So ayan, so nag-celebrate sila, may giveaway. So ayan, meron kaming so ayan, binigay sa akin to ng isa naming boss. So ayan, pinabaon ko na lang sa anak ko. Siyempre, for safety pa rin, kailangan ng alcohol. So, ito, kaya ko din siya nagustuhan kasi marami siyang compartment, guys. So, maraming pwedeng, yan, madaming pwede siyang paglagyan. So, ito. And then, ito, nung, kailan ko lang ito binili, guys, last ko na ito binili, yung Aqua Plus na water bottle. Ayan. So, 22 ounce siya, 700 pesos. Kasi yung 18 ounce, 650 pesos. Ang gusto kasi ng anak ko is color black or white. Eh, walang available na black or white sa 22 ounce. So, ito na lang kulay maroon or red, ganyan. Kasi para ka-color din daw ng uniform nila. So, ayan. So, yung color, ay, yung 16 ounce, merong color black and color white. Kaya lang, medyo maliit. So, kukunti na lang din yung idadagdag ko, 50 pesos na lang. So, ito na lang yung 22 ounce na lang yung binili ko. So, gusto niyo naman kasi niya yung red. So, ayan. Pwede siyang hot and cold. Ayan. So, natry na din to ng anak ko ng mainit na tubig. So, parang for 2 days, mainit yung tubig niya. Ayan. 700 pesos to, guys, sa market. Ayan. Nakasale siguro sila. Yun nga lang, hindi daw nila kasi sure yung mga hauler na mga dumadating. So, nagtanong kasi ako kung kailan darating yung stock nila ng hauler block. Wala daw silang idea kung kailan daw. So, ito na lang din yung binili ko kasi nandun na din lang naman ako para magamit na ng anak ko. Actually, guys, ito nga pala, bigay nung nanay ko yung 500 pesos nung biyenan ko. Gift na sa kanya. So, nagdagdag na lang ako ng 200 pesos. So, ayan. Aqua Plus sa market. Kung gusto nyong, yan, mag-avail, yan, punta lang kayo sa market. Actually, guys, lagi nagkakaubusan dun, kaya timing lang din. Kasi nga, nung nagpunta ako dun, grabe ang daming tao. Sabi ko nga dun sa, ano, kung pwedeng sumingit, kasi malilate na ako nung time na yun. So, ayun. Kinaya naman din ang oras, kahit hindi ako sumingit, guys. And then, ano pa ba? Eto, guys, dahil nga sabi ko sa inyo kanina na 1 week na silang pumapasok, ayan, may pinabili ka agad sa kanila na eto, 7 pieces na kartolina na color black, 7 pieces din na kartolina na color white. And then, eto, index card, ayan, pinabili din sa kanila, index card. Dadalhin daw nila to sa Thursday, so, ang dami kagad, diba? First week pa lang. Tapos, ito, index card again. And then, ito, anong tawag dito? Yun, holder. Ayan, holder, color pink. And then, bond paper, short long. Short long. Ay, Oslo pala siya, guys. Oslo paper. So, ito, Oslo paper. And then, clear book yata yung tawag dito. Ayan, clear book or yearbook, color violet. Ayan. And then, hindi na nga pala ako bumili ng mga ball pen, ball pen, papel, kasi may mga stock pa din naman kami dito. So, para, alam mo na, para maubos na din, madispose. So, yun na lang din muna yung mga ginagamit niya. Marami pa naman yung ball pen. Tsaka yan, mga papel. And then, ito, nagpagawa na din pala siya, or hindi, gumawa siya ng
name tag para mas madali siyang makilala ng teachers, ng mga classmate niya. And then ayan, color gray lang yung kanyang ID lace. So, ayan. And then guys, yung uniform niya, nagtanong ako sa mga friends ko na nag-aaral dun sa Pasig Science, kung may mga uniform sila na hindi na ginagamit. So, alo, napamigay na lahat. So, 4 days siyang pumasok na nakapang-alis, naka-civilian. Tapos, nakita siya doon ng isang service ng asawa ko, bakit doon naka-civilian. Tapos, sinanong kung anong size niya. So, ayan, binigyan siya ng 2 pair ng uniform. So, eto yung uniform. Parang large na yata to guys. Pero napatahi kami ng uniform sa Pasig Science. 2 yung in-order namin, 2 yung pinatahi namin. So, wala pa kasi. So, iniintay lang din namin yon. Pero at least, di ba, may minagbigay. So, maganda pa naman siya, bago pa. So, ayan, 2 siya. Ito yung isa. Nasuot niya na kasi guys, so marumi na to. So, ayan, ito yung isa. Yung uniform ng Pasig Science is buo. Yung blouse at saka palda. So, ayan. Tapos may zipper lang sa likod. Ayan. Tapos, ayan din yung pinaka-. Meron din sa Ayan. Kwelyo ba yung tawag dito? Ayan. Ganyan lang yung likod niya. Tapos, dito sa bewang, nilalagyan to ng belt. Itong belt. Ito yung belt niya. Saan yung belt? Yan. 2 yung belt niya, guys. Isang mahaba, isang maiksi. Kasi 2 yung uniform niya. Hindi din namin alam kung ano yung kakasya saka hindi kakasya. So, ito yung belt. Tapos, ito yung... Alam niyo guys, ang dami ko na nakakalimutan. Ano nga ang tawag dito? Necktie, ayun, necktie. Ayan, ito yung necktie niya. Pasig Science. Siyempre, proud kami yun. Proud kami guys, kasi siyempre, ang mga taga Pasig Science, piling-pilihan, mga scholar. So, talagang dadaan ka sa butas ng karayom para makapasok ka ng Pasig Science. So, ayan. Siyempre, proud parent kami. Kasi isa yung anak namin sa nag-aaral sa Pasig Science. So, ayan. And then, yun palang shoes nung anak ko, sa palengke na lang namin siya nabili. Ayan. Sa palengke namin nabili yung shoes niya. Eto siya. Eto. Ayan. Gusto niya kasi is medyo matangkad daw siyang tingnan. So, ayan. Meron siyang 2 inches na heels. So, ayan. Ang size niya is, ano na ba yung size ng anak ko? I think nasa 38 na siya eh. Ay, sa 40 na. 40 yung size niya. Kasi guys, yung paa ng anak ko is malapad. Alam niyo sa unahan, medyo ano siya palapad. So, ayan, nasa 40 na pala yung size niya. Pero may mga shoes pa rin siya na luma, na before pa. So, medyo malaki pa kasi yun sa kanya. So, ngayon, if ever masira to, may pang backup naman. Kasi palengking ko nga lang siya binili. Tapos, di ba nga, nagtitrending ngayon yung mga shoes sa palengke. Kasi, merong natatanggal na yung swelas, merong nagbabakbak na. So, expert na yun, ibig sabihin. Kasi, nag-work din ako sa Mr. Quickie before. So, alam ko yung gano'n na expired na kapag nagbabakbak na siya. So, ayan, may pang backup siya if ever masira to agad. So, ayan. Sabi ko nga sa kanya, magbaon siya ng shoes para, hindi naman nakakahiya, diba, kung masira to dun sa school. Pero, isang beses niya na to nagamit, so, okay naman daw. So, ayan. So, siguro mukhang tatagal naman hindi to kasali dun sa mga nagtitrending dun sa palengke. 550 pesos pala yung bili ko dito, guys. Dapat 580, so, tawad na yung 30 pesos. So, ayan. Ano pa bang mga ano? Ayan, yung medyas. Nakabili din ako sa palengke. 360 pesos na siya. Dati 350 pesos. So, ayun. 60 pesos na siya. Nagtaas na daw yung presyo ng
Medyas. So, ayan. Ano pa ba ang mga gamit niya? So, ayun pa lang naman. Hindi na ako bumili ng mga... To follow na lang siguro yung mga panyo, bra, panty, yun, mga ganon. To follow na lang siguro kasi may ginagamit pa naman siya. So, ayan. And then, ayan guys, naka-uniform na nga pala ako kasi nga bigla ko lang naisip na mag-vlog. So, papasok na ako. Ayan, alas 12 na. So, 1 pa naman yung pasok ko. So, may allowance pa rin naman akong oras. Na natuyo na nga din yung aking buhok kasi nakatapat ako sa electric fan. So, ayan, waiting na lang din naman ako sa oras. So, kaya naisip ko mag-vlog. Ayan, hindi pa ako totally naka-makeup guys, sa store. Maglalagay pa ako ng shimmering-shimmering ganyan. Ang nilagay ko lang yan, yung sa kilay ko, and then, ito yung sa eyelid. Tapos, mascara, ayan, yung lipstick ay hindi na masyadong halata. So, ayan. Ayun, that's all for today guys. Thank you guys for watching. Please subscribe for more videos like this. Turn on your notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong uploads. So, ayan. Thank you guys for watching. Bye!